إله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kababayan, nakikinig at nanonood dito sa programa ng Al Jalisa Saleh Study Center na tinawag na The Life ni Muslim. Ako po ay nilingkod Abdul Jalil Bauda. Bro, bakit niyo po napili ang Islam? Bago po ang lahat, nais ko lang sa mga batiin po na magandang aral po sa nila. Napili ko po yung Islam kasi bata pa lang po ako. When I was 15 years of age, di ko alam kung anong abilidad ko at yung is. Kasi sa ninunuan po kasi namin is yung lola ko po is pero yung nakasanayan po namin sa Kristiyano. Nung pag-abot ko ng 15 years of age, parang may bumabagabag na talaga sa tundan ko. Sabi ko sa inyo, bakit ganito? Tapos, sabi ko sa sarili ko, baka wala lang to. Pag-aaral na to. Pero every Ramadan, parang kabado. Kabado talaga. Pero every now and then, parang ganun, every time, parang kabado. Tapos, ang time na yun, nag-boarding house po kami. Then, yung mga boarders po namin is mga Muslim din lahat. Then, doon ako na-influensya. Bakit kaya, what if kung i-embrace ko yung kultura ng mga Muslim? Pero sabi ng mama, huwag na. Pero nung time yun, parang wala akong freedom. Sabi ko sa sarili ko, nag-aaral pa ako. Then, ano kung gawin ko to? Pero, dito sa puso ko is, dito ako tinawag. Kaya ngayon nakapag-desisyon po ako, buong-buo, na i-explain ko sa mama ko, sa parents ko na... So, sa ngayon po, pag-desisyon na po talaga, fully decided na embrace ko talaga yung Islam. Kasi, explain ko naman sa mama at sa parents ko na ganito kasi na ito talaga yung aking paniniwala. Sa anumat mangyari, ito talaga yung paniniwala ko. Tapos, sabi ng papa ko, kung saan daw komportable yung damdamin ko, yung puso damdamin ko, doon ako. Yun yung desisyon ng papa ko. Tapos sabi ng mama ko, hindi, dito ka lang. Tapos sabi ng papa ko, huwag na natin tutulan kung ano yung desisyon ng ating anak. Kasi doon magaan yung loob niya. So, doon talaga ako na-challenge sa sarili ko. Ayaw ni mama ko, gusto pa ako, nakapag-desisyon na kasi sila. Pero from time to time, nung nag-shahada po ako, sabi ko sa sarili ko, pagpunta ko pa lang dito. Sabi ko, ito na pala yun. Tapos, yung pagpunta ko dito, kinakabahan tapos excited ako. Kasi wala, parang feel ko may freedom na ako, parang ganun. Then tapos, yun, pagpasok ko dito, pagsyahada ko dito, para akong bagong pinanganak.
Tapos parang naiiyak, tapos parang parang gumaan yung pakiramdam ko. Gumaan yung pakiramdam ko, gumaan yung nakulog ko. Tapos, basically, pagkatapos na siya, mayroon talagang tumututol. Kasi na-post doon sa Facebook, pag abot doon is, nagiging viral. Tapos, ayaw ng ate ko. Usually nga, pinakamasakit ko doon sa sabi ng ate ko, am I out of my mind? And then she said, I am an idiot. Then, di ko na yung pinapakaroon. Kumbaga sabi ko sa inyo. Kung ano may yung decision na ginawa ko ngayon. Tapos may maraming tumututol. Hindi naman siguro, hindi wala naman siguro masama kung ano yung decision ko. Tapos, kung sino may tumututol sa mga decision ko, si Allah na yung bahala sa inyo. Tapos nung pag-uwi ng ate ko, sabi niya, bakit daw ako nagkaganito? Tapos, in-explain ng papa ko sa kanya. Ganito kasi yun, ganyan kasi. Yun, from time to time, naintindihan ng ate ko. Kaya yun, tanggap ng ate ko na ano na gano'n ako. So, tanggap niya ako, tinanggap ako ng pamilya ko, tanggap ako ng mga kapatid ko. Pero yung di pa lang ako tanggap ng mga kamag-anak ko. Pero sabi ko sa rin ko, okay na yun, okay na ba? Kami na sila. Bro, paano di po maisasabuhay ang Islam? By embracing the Islam religion. So, in the first place, malaki talaga yung adjustment ko sa ko. Siguro sa simula pa lang ito. Pero from time to time, through sa pagkikisilamuhan ng mga kapatid ko, mga Muslim doon sa embracing their life, ano yung legs na ano yung susunodin ko, ano na yung dati kong kinagis na yun na yung natanggap ko. Kumbaga sabi ko sa akin, sabi ko sa hindi ko, para akong bagong pinanganak. Para akong bagong pinanganak. Para akong nugasan mula ulo hanggang paa. Parang bagong binyag. O, parang bagong binyag. Tapos, yung malaki ko na talaga adjustment ang yung kultura sa aking pamilya na sinusunod ko na. So, para naman sa akin, mas hindi naman siya mahirap. Madali naman ako makapag-adjust. Tapos marami naman ako makapatid sa mga Muslim. Kaya doon ako sumasawa sa kanila lagi. At the same time, yung mga pamilya ko naman, meron na sa akong pamilya, yung pamangkin ko, yung pamilya ng pamangkin ko, mga Muslim kasi. Alhamdulillah. So, doon. Actually, sa bahay, dalawa kami. Sa pamilya lang namin, dalawa kami yung Muslim din. Masyadong. So, yung pamangkin ko at saka anak ko. Alhamdulillah. Yung ano ko lang is, ano sa ako kasi, ito yung pamangkin ko, parang sa bawat oras, siguro na bawat minuto, parang kami talaga yung bagay na kakaintindihan. Kung ano yung dapat ko, yung hindi dapat ko. Kung ano yung dapat sundin at hindi dapat ko sundin. Oh. Kasi siya kasi is, pagpanganak pala ating yung kultura na sinusunod niya sa kultura.
So yun, siya yung sa bali ano, kuya ko, sir ko, sa mentor ko. So alhamdulillah brother, at saka itinigyan po namin yung mga kung paano nyo yung struggle ninyo na kumbaga mag-adjust. So alhamdulillah at ang Allah na ang bahala dyan, ang Allah na mag bless ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga yan ang kasi pinakamahirap na ano eh, pinakamahirap na factor na yun ang test ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumbaga na paano mo yun solve, paano mo yun ano. At saka hopefully inshallah maging Muslim na din sila. At ano po yung mensahe ninyo po sa mga kapatid nyo po na hindi pa nag-Muslim, o di kaya sa mga kakilala nyo na hindi pa nag-Muslim? Sa mga kapatid ko, mga Christian, o sa mga hindi pa nag-Muslim, ito lang ang sabi ko. In the short run, but I mean, in the first place, when we would going to base this into the history, we are all the Muslims, but since that they have the colonizers, parang ginagawa nila yung maliit yung mga tao dito sa Pilipinas. Kaya yung niyan, based lang po sa history, short lang po. Dati po kasi, the Muslim is the first generation of Mali, which is the Islam. Yeah, so, at the time na, no, kinolonize ng mga Romano yung Pilipinas, it's what happened to those na hindi magka-convert ng Christian, papatay or ginagawang alipin. So, parang pinipigit. Then, ito lang yung malisang. Isa lang talaga ang Diyos. Kaming si Allah ng Diyos. Siya lang talaga ang Diyos. Kung meron yung bumabagabag sa damdamin na, kung meron mang bigat sa damdamin na, sundin po natin kung ano po yung tama. Sundin po natin kung ano po yung tamang daan. The right path. Patungo sa ito. Sa ipanilangan. Huwag po nating harangan kung ano yung tamang panambuhan sa ito. Kaya, kung ano man